Hello everyone, so this is the part 2 of our lecture about queuing theory. Okay, so ito yung model number 1 and model number 2 ng Anders sa queuing theory. So tingnan natin paano sila ina-apply. Okay, so yung model number 1, kung tawagin siya M/M/1 notation. So, ano yung kanyang mga considerations dito? Yung una, yung arrival distribution, which is M is equal to, yan, Poisson distribution nga, yung kanyang sinusundan. Then, yung service time distribution niya is M is equal to exponential distribution. Then, yung number of service channels open is M is equal to 1. Ibig sabihin, isa lang yung nagbibigay ng service. Okay, dito. Kaya 1 yan. Okay, so yan yung first model. So, apply natin siya sa problem. Example number 1, si Robert, siya yung branch manager ng BDO. So, about ito sa operation ng isang bangko. So, wants to improve the service of the bank by reducing the average waiting time, yan, ng mga bank's client. So, he was able to determine the average arrival and the average number of clients served per hour. So, ito yan, nasa baba siya, no? Yung M, siya yung number of tellers, yan, sa ating model. So, ibig sabihin, isa lang yung nasa counter or nasa yung nagbibigay ng server. Okay, kaya 1 lang yan. Then, yung lambda, yan yung arrivals per hour. So, binigay na dyan 11. Ibig sabihin, 11 customers per hour yung dumadating doon sa system. Then, yung mu, siya yung service per hour. Okay? So, ibig sabihin lang yan na 12 customers. 12 customers yung nabibigyan ng servisyo kada oras. Okay? So, masasagot natin dito sa model na to yung itong mga tanong. Ilang clients yung nasa bangko at any given time? Ano pa? Gaano katagal yung client na naghihintay doon sa loob ng bangko? Masasagot din natin yan. Sumunod, ilang clients yung nakapila? Okay? Or naghihintay na mabigyan sila ng service. So, magkaiba yun ha. Ilang clients yung nasa pila, okay? And yung total na paghihintay ng client sa loob ng bangko. Then, how much time does a client spend waiting? Okay? So, siya yung patungkol dito sa pila naman. Gano'n siya katagal pumipila? Then, what is the probability that the teller is busy? Okay, and what is the probability that there are no clients? Ibig sabihin lang nung probability that the teller is busy is yun yung percentage of time na siya, na productive siya. Okay? And yung probability na walang clients, yan, hindi productive or walang ginagawa yung mga tellers. So, for the solution, ayan, sa una, kukumpit natin yung average number of clients in the system, represented by L at any given time. So, ito yung formula niya, no? Take note of the formula. L is equal to lambda. So, yung lambda dyan ay 11 customers per hour over mu. Yung mu dyan ay 12 customers yung nabibigyan ng service per hour minus yung lambda, which is 11. So, equal sa 11. Ibig sabihin, 11 yung average number of clients na nasa loob ng system na binibigay ng bangko at any given time. Okay? Or nasa loob ng bangko at any given time. Then number 2, compute the average number of hours a client spends in the system, represented by W. So, ang formula niya ay 1. Okay? So, dito, dahil nga 1 yung ating number of teller, kaya 1 yung nandyan sa taas. Okay? 1 over
quantity yung mu natin, which is 12, minus yung lambda natin, which is 11. So, equals yan sa 1. Ibig sabihin, 1 hour, yung average number of hours na yung client ay nandoon sa loob ng bangko. Okay? Then, next, compute the average number of clients waiting in line, represented by LQ. So, ang formula ng L sub Q ay lambda na, yung lambda is square lang over yung mu multiply by the difference of mu and lambda. Okay? So, yan ay 10.0833. Yan yung average number ng clients na nakapila at any given time. Then, number 4, compute the average number of hours a client waits in the line, or W sub Q. So, ito yung formula niya, no? Yung lambda over mu multiplied by the quantity mu minus lambda. Okay? So, ang makuha dyan ay 0.9167. So, yan yung average number of hours a client ay naghihintay doon sa pinakalinya or sa pinakapila. Okay? So, 0.9167 hours. So, wala pang isang oras, no? O mag-iisang oras. Okay? Then, to continue the solution, compute the probability that the teller is busy. So, ang formula niya is, ayan, probability is equal to yung lambda, which is 11, over mu, which is 12. So, yan ay 92%, approximately 92%, na busy or productive yung teller. Then, pang-anim, yung probability that there are no clients in the bank. Okay? So, sabihin, walang ginagawa yung teller kasi wala siyang customer. So, ang formula niya is, yan, kung ano nakuha sa P, ima-minus lang sa 1. Okay? So, ang probability ay 8.33%. Or 8% na lang para pag pinag-prosume yung 92 tsaka 8 is equal to 100%. Okay? Then, yan, sinummarize lang dito sa statistic table. Okay? Kasi, dyan magbabase ng sagot dun sa mga tanong kanina sa problem. Okay, so dito kailangan nyo lang alamin yung mga formulas na yan para malaman, eto, ang pinakahuli kasing sinasagot dyan is yung probability or percentage or chance ng teller is busy or productive siya. And yung probability or chance na hindi siya productive, walang client doon sa loob ng bangko. Okay? So, sa example 2 naman, pinapakita lang dito, i-demonstrate yung kakibat na cost, no, ng waiting time. Okay? Siyempre, as manager, kailangan alam natin yung tinatawag na opportunity cost. Pag sinabing opportunity cost, yung kabayaran doon sa nawawalang oras ng mga kliyente habang sila ay naghihintay. Okay? So, tinatanong dyan, how much is the total cost per shift? So, ano ba yung mga cost nyan? Okay? So, yung unang cost, yung service cost, yung binabayad sa teller. So, 5 yan or $5 per hour. Then, sumunod, yung cost ng waiting ng mga customer. So, $6 per hour daw yung nawawala sa mga customer habang naghihintay sila. Okay? Doon sa bangko. Then, yung H, yung working hours per shift. Okay, gaano katagal yung kanilang pag-operate ng bangko. Okay? So, ito yung mga i-compute. Yung una, yung total service cost. Okay? Or T sub S. So, T sub S per hour is equal to M. Ano yung M natin? 1 teller lang, no? Times yung C sub S natin, yung $5 per hour. Okay? Kaya $5 yan. Yung total cost per hour. Then, yung total cost per shift, so yung $5 na nakuha natin, multiply lang natin dun sa H, yung kabuang operating hours, which is 8. So, $40 per shift. Okay? Then, pangalawa, compute natin yung total waiting cost. So, yung una, yung total waiting cost, okay, per hour, yan yung lambda, which is 11, yung W sub Q, yung nakuha natin dun sa first example or first problem ay 0.9167 multiply dun sa C sub W, yung cost of waiting, $6 per hour. Okay?
So yan ay $60.5022, okay, yung nawawala per hour. Then per shift naman yan, multiply lang natin syempre yung per hour na yan, nako, sa 8 hours o yung each. So ang kabuuan na nawawala per shift dahil sa waiting time ay $484.0176. Okay? Then compute lang dito sa pangatlo yung total cost. So anong ginawa dito sa total cost? So para makuha yung total cost per hour, so pa-plus nyo lang yung mga per hour dito. Yung una, yung 5, yung sumunod, itong 60.5022. So total yan ay $65.5022. Dollars per hour yung nawawala. Okay? Then, yung total cost per shift naman ay ipa-plus lang natin yung nakuha natin dito sa may total cost per shift. Okay? Nung service cost, which is 40. And yung total cost naman ng waiting per shift, which is $484.0176. So total niya ay $524.0176 dollars. So napakalaki ng nawawala sa na pera. Okay? Dahil nga dito sa waiting time na ito. Malaki yung naambag ng waiting cost dun sa total cost. Mapansin niyo no? Napakalaki ng kanyang inaambag. Kaya nga karapat dapat lang na bawasan natin yung paghihintay ng customer doon sa pila. Okay? So, yung pinadownload ko sa inyo na POMQM, so, i-demonstrate ko na lang sa inyo ito pag nasa, ano, pag face-to-face na tayo, no? So, pag ginamit nyo yung POMQM, ganito dapat yung kakalabasan niya. Okay? And, mapapansin ninyo na yung mga nakalagay dyan, average server utilization, average number in QE, LQ, no? Pareho lang yan doon sa ating solving. Kung i-double check ninyo. Okay? And then dito, makikita nyo yung distribution ng mga distribution ng mga customers. Okay? Probability of number in the system. Okay? And probability of number in the system. Okay? So, ibig sabihin nito is kung ano yung probability na kung busy ba o hindi yung server okay dun sa system with respect to time. Kasi ang ibig sabihin ng K dyan is time. Halimbawa, from 0 time to 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 38 time. Okay? Yan yung pinapakita nitong mga probabilities na ito. Okay? So, punta na tayo doon sa susunod. O, meron pang graph, no? So, ulitin na lang natin itong paggamit ng software pag sa face-to-face na. So, ano yung magiging conclusion natin dito sa problem? So, yung total service cost mula sa problem ay $40 lang per ship. Pero, napakalaki ng total cost magiging $524. Bakit? Dahil, ang laki ng opportunity loss or cost na nawawala, which is $484, no? Kapag hindi natin na minimize yung paghihintay ng mga customers. Okay? So, next yung model number 2, yung M-M-m. Okay? So dito Poisson distribution pa rin yung susundan. Then ang service time distribution niya exponential distribution pa rin. Pero ang pinagkaiba lang is dalawa na yung teller or dalawa na yung server yung nagbibigay ng service. Okay? So, yan. Another situation kung saan, so same problem lang, no? Sa video pa rin, yan si Robert, yung branch manager. So, syempre gusto niya ma-improve yung service ng banko kaya nag-hire siya ng teller. Okay? Naging mula sa isang teller lang, naging dalawa ng teller. So, tingnan natin kung ano kaya, kung mababago ba yung mga sagot dito sa mga tanong. So, una, yung determine natin yung probability that there are no clients in the bank or P0. Sabi dito, mayroon titingnan tayong table, ayan, appendix C1, which is a table for value of P0 na mayroong dalawang server or multi-channel.
So, saan natin titingnan yan? So, kasi dito, diba, yung M, probability ng M, dalawa yung server, yung lambda natin is 11, yung arrivals per hour, 11 customers, and 12 customers, okay, yung nabibigyan ng service per hour. Okay, so, para nakuha yung 37.14% na yan. So, kung pupunta tayo dito sa next slide, okay, so, ano nga yung mu natin? So, tingnan natin dito, ano yung mu? Ang mu ay 12, ang lambda ay 11. So, kasi itong table na to, para to dito sa m is equal to 2, dalawa yung server. Okay, so kung yung lambda ay 11, so ito siya, ano yung sa column. Tapos, kung ang mu ay 12, ito siya sa row. Ang pinaka-intersection nila ay ito, 0.3714. So, base sa table na yan, nalaman na, ayan, 0.3714. Kapag kinumbert sa percentage, 37.14%, okay, yung probability na walang client doon sa banko. Okay? So, tumaas, no, kung ikukumpara nyo doon sa kanina. Bakit kaya? Siyempre, mas bumilis na yung binibigay na service ng banko. Kaya mas mataas na rin yung probability na mawawala na ng customer doon sa banko kasi nabigyan na siya ng service. Then, number two, compute the average number of clients in the system represented by L at any given time. So, ano yung formula niya? L is equal to yung mu. Okay? So, ang mu ay 11 times 12 yung, or rather yung lambda 11, yung mu naman ay 12 multiply by quantity squared ng lambda 11 over 12. So, ito medyo mahaba yung kanyang formula, no? Times yung P sub 0 yung nakuha nyo dun sa number 1, yung 0.3714 over 2. So, yung 2 dyan is constant para dito sa model na ito. Okay? Multiply doon sa mu. Okay? Sa mu, ang mu natin dito is 12. Okay? Minus 11. So, dito na typo, dapat ito ay 12, no? Yung mu. Nalagay lang ay 2. So, 2 times 12 dapat yan. Minus 11 yung ating lambda quantity squared plus yung lambda 11 over mu which is 12. So makukuha natin dyan ay 1.1604. So yun yung average number ng clients in the system. So pansinin nyo bumaba din, no? Kasi nga mas bumilis yung pagbibigay ng service. So bumaba yung average number ng clients sa system at any given time. Then sumunod, compute the average number of hours a client spends in the system, W. So formula niya is W is equal to L over lambda is equal to 1.1604, okay, over ano yung 1.1604 yung nakuha natin sa number 2. Okay, over 11 yung lambda. So yun ay 0.1055. Yan yung average number of hours a client spends in the system. And bumaba din yan kung ikukumpara niya sa kanina. Then pang-apat, compute the average number of clients waiting in line or L sub Q. So L sub Q is equal to L minus, yung L na yan yung nakuha natin dito sa number 2 minus yung lambda over mu. So yan ay 0.2437. Okay, yun yung average number ng clients na nakapila. Okay, so wala pang isang tao yung nakapila. Okay? So, bumaba din. Then, number 5, compute yung average number of hours a client waits in line or W sub Q. Yung W sub Q, formula niya ay L sub Q over lambda. Yung nakuha natin sa L sub Q, 0.2437, divide lang sa lambda. So, 0.0222, yung average number of hours. Okay, so bumaba din yan na naghihintay yung customer or nakapila yung customer. Then number 6, compute the probability that the teller is busy. So mapapansin ninyo, bumaba siya, no, from 92 kanina, naging 45.83% na lang. Kasi nga, dalawa na sila, hindi na ganong busy. So yan, lagyan lang ng summary table. Kasi dito, kailangan nyo lang i-take note yung mga formulas na yan.
Next problem, same application pa rin, pero dito kukumpitin naman yung total cost naman kapag dalawa yung tellers. Tingnan natin kung bumaba yung total cost, ha. Yan, compute yung total service cost. Yan, yung M2 na siya, dalawa na yung teller. Yung 5, ganun pa din, no? $5 per hour pa rin yung bayad sa teller. So, $10 na yan. Then, per shift naman, multiply yung lang yung 10 sa 8 hours. So, $80. Then, number 2, compute yung total waiting time or T sub W per hour. So, yung lambda ay 11, yung nakuha nating W sub Q. And multiply sa C sub W, which is $6. So, yan ay $1.46552. So, mababa na siya, no, per hour. Then, per shift, multiply lang sa 8. So, 11.7216. So, napakalaki ng binaba. Now, yan yung dollars per hour na gastos ng paghihintay. Then, yung total cost naman, yan, pagpa-plus nyo lang yung mga per hour, then pagpa-plus nyo rin yung mga per shift. So, mapapansin nyo, napakalaki ng ibinawas ng waiting cost, no? Kapag nagdagdag ng isa pang teller. So, tama lang talaga na magdagdag ng isang teller si Robert doon sa video para mabawasan yung total cost. Okay? So, yan, pag ginamit naman, pag in-apply natin siya sa POMQM, yan, yung mapapansin nyo dito, na ang pipiliin natin ay yung MMS. Okay? Na model. Kasi number of service doon ay lalagyan natin dalawa. Okay? Sabi ko nga, gagawin natin ito in actual para magagawa nyo rin in actual. So, kung i-double check nyo lang, so pan-double check lang naman ito, na yung mga nakuha natin average server utilization, average number of QE, L sub Q, no, ay pareho lang doon sa mga na-compute natin manually. Okay? And matitingnan nyo dito sa number of servers. Pag isa lang doon yung server, yung total cost based on waiting ay 65.5. Pag yung total cost based on system naman, 71. So, pag dalawa, yan, 11.46. No? So, anong mapapansin nyo dito? Pag tatlo daw yung server, magiging 15. Okay? So, anong mapapansin nyo dito? Ano yung pinakamababa? Yung dalawa. Okay, dalawa. Sabihin, ang pinaka-optimal na number of servers base dun sa situation ay dalawa lang. Kasi may kita nyo sa total cost based on system, ano, 16.96, di ba? Pag dinagdagan nyo pa yung isa, tataas pa siya ng $20.69. So, pinaka-optimal is dalawa. Okay? So, yung ganyan na yung, ano niya, yung magiging decision natin. Pinaka-optimal dalawa dahil siya yung pinaka-may mababang cost. So, gawin natin ulit yan pag sa in actual, sa face-to-face, na para alam nyo kung paano siya ini-encode and ini-interpret. And syempre, may mga graphs dyan. Yung mga probabilities, green up lang doon sa loob ng system. Okay? And then, yan, conclusion. So, sa conclusion, yung total cost, tumaas konti, naging $80 per ship na kasi nga, dalawa yung server na, pero napakababa na ngayon ng total cost. Naging 91.7216 na lang, no? Dahil yung opportunity loss na nakukuha base sa waiting time ay only $11.7216 na lang. Okay, so napakalaga talagang pag-aralan yung waiting time para mabawasan natin yung total cost sa isang operation na dala ng na malaking ambag ng waiting time. Okay? So, thank you. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin. See you dun sa last part.